For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Hello guys, good afternoon ulit. Si Jerby Gomez na naman to sa DIY and Anything. So, trip ko lang. Refrigerator. Mga kliyente minsan din nakakayamot din eh. Brand namin pero ipapagawa sa labas. Pag hindi nagawa, ibabalik sa amin. So, pinalitan nila ng compressor. Ang ginamit na compressor, pang LG, Hisense to. Tapos naglagay sila ng condenser. So, ngayon, napansin ko, maandar siya pero nagbibuild ice yung isang tubo. So, nagbabara siya. Itong technique na to, guys, hindi to advisable. So, dahil nga, ano lang dito, kumbaga kakilala lang din ng isa sa mga kasamahan namin. So, susubukan ko to i-vacuum lang. Hindi ko siya gagalawin. Kasi napalitan nila ng compressor, napalitan nila ng filter, pero hindi nila napalamig kasi nga nagbibuild ay sa taas. It means barado yung sa may evaporator, di ba? So ang gagawin ko dito, ibabacuum ko lang. Wala na akong ibang gagawin at tapos kakargahan na natin. Hindi to yung normal process, pero ito minsan yung ginagawa ko, aminado naman ako doon. Sinusubukan ko to, trial and error, pero malimit naman nagiging okay. Trial and error to kasi nalinis na nila to eh, kaya niyan ako baka kaya lang naman din nagbara kasi nga pag sa labas hindi, wala silang mga vacuum dito eh. Duda ko pinagawa sa labas tapos kinagahan din diretso, pag may pumasok na moisture diyan sa loob magbabara yan. So ang gagawin ko dito, ibabakyum po siya ng isang oras para sigurado. So titingnan ko patapos kakarga ko, titingnan natin kung lalabi. Okay, o hinangi ko lang yung tubo kasi nagkabit ako ng access valve. Yata bukas ang aking nitrogen. Dali lang. Paubos na aking nitrogen. Electric pa ako eh. Mainit na sa Angola. Hindi na na. Pusin ko lang. Kasi magpalit ako ng bago. Natin kung makakasunog. Kakasunog ka naman. Okay, ganyan hina. Nakasulog pa naman. Wala na akong oxygen.
Mainit. Mainit. Diba? Sila? Nag-design sila. So, ginawa nila sa labas. So, pinapalim ko lang. May internal leak to. Kuda ko. Kaya na ako. Ewan ko rin kung bakit. Ano, susubukan natin itong process na to. Na vacuum lang kasi ginawa na nila. Tumas sa likod. Ito nakakayamot din dito eh. Itong mga amo kong ibang lahi, mga amo. Mga kaibigan nila, alam naman na may service center, papagawa sa iba. Tapos pag hindi magawa, tatakbo sa akin. Kakayamot. Yung gagawin nila tapos pag hindi na nila gawa, diba, ang takbo sa'yo, ikaw yung last option. Ano't pinagawa niyo pa? Tapos pag takbo dito, sasabihin, e post pa. Mga loko-loko, hindi ko lang amo eh. So, bakit tayo? Pala nakasaksa. Compressor mo pa, gas mo pa, kung wala kang motor, kawawa ka rin. Tapos babarating ka pa. Eh, yung salita kasing pambabarat ng mga kliyente, hindi natin masisisi. Kasi halimbawa, yung rep niya yung maliliit lang, diba yung halagang 15,000. Tapos pag ni-repair mo, aabuti ng 5,000 to 7,000. Minsan yung kliyente, ako sa inyo guys, kung ganun din naman kamahal at lumagpastak na kalahati, huwag nyo na rin pinitin i-repair. I-suggest nyo sa kliyente. Ano ba tawag nun? Suggest mo sa kliyente na bumili na lang siya ng bago, may 1-year warranty pa siya. O tapos, bili mo yung unit niya. Piyasahan mo. Huwag mo na rin gawin. Kasi pag ginawa mo rin yung gagastos ka rin. Ako yun, para sa akin, pag lumagpastak kalahati, lalo na yung mga maliliit na fridge na single door, para sa akin, pag nasira akong pressure nun, hindi na siya advisable i-repair. Okay? Ayan, nag-vacuum tayo, ha? So, abangan nyo na lang kung anong oras tayo matatapos. Ayan. Yeah. Ano ito eh? Ayan, may tumabot eh. Okay guys, ayan, nag-vacuum naman ako. So, isang oras, matagal, baka malobat ako. So, babalik tayo kung ano mangyayari. So, babacuum ko lang muna siya, okay? So, ayan, nalubog na yung shop ko kasi nilinis ko kahapon. Medyo, ayan, mga AC, pero medyo malubog na. Wala na masyadong kalat. Okay, ayan yung partner ko, naglalakad. Pauwi na rin kami, pero tatapusin ko muna yung vacuum. Uwihan kasi dito alas 4 ng mga lokal. Kami, hindi kami nauwi. Hanggat kaya namin mag-repair, nagre-repair kami. Iba na ang masipag.
Okay, balik tayo mamaya. Okay guys, halos isang oras na tayo. Huhugutin na natin yung vacuum natin. Hindi ko pa rin naman yung hugot. So, subukan natin kargahan kung magiging okay ba siya. So, 1-3-4 siya. Para at least, magkaroon kayo na idea, pinagbabawal na technique. Isa, kaya minsan nakakayamot ito mga possible, diba? Pag hindi na kayang gawin sa labas, itatakbo sa service center. Diba? Yung bait, diba? Pero nyo, pati yung mga ibang lahi namin kasama dito. Kapagawa sa labas, tapos pag hindi na kaya, kakausapin na kung baka daw pwede kong gawin. Kahit yung mga kliyente na rin iba, tapos yung mga amo pa namin, sabihin, gawin mo nga yung ano, may gumawa sa labas. Sabi ko, ba't hindi kayo, kaibigan nyo pala, ba't hinahayaan yung gawin sa labas? Yung sinasabi ko sa kanila, huwag nyo mahayaan gawin sa labas. Kasi, tapos pag hindi nyo magawa, sa amin tatakbo. Diba? So, 1-3-4. Ngayon, may nagtatanong sa akin, paano tuloy na nagtatanong? Paano daw ba ako magkarga? Nakatahog o nakatihaya? Ewan ko sa iba, pero ako po talaga pag nagkarga, simula't simula hanggang matapos, halos nagkaano ko. So, parging tayo ng konti. Okay. Subukan natin kung maandar. Walang ano-ano to. 1-3-4, so compressor niya LG, mga 0.6 to. Grado ko. Mostly ganun. 0.6 o 0.7. So, initial na karga ko, gaya na sabi ko, mapa R600, mapa 1-3-4, 30. Kaya yun ako nasanay eh. Huwag yun akong kontrahin. Clamp meter din, mahina na yung kuryente. Wala na akong baterya. Hindi na ako nakakabili. Sabi ko nga sa inyo, dito sa Africa, halos napakahirap paghanap ng mga kailangan. So, alam. Okay. So, start na tayo. So, dito yung mamaya. Lalapit ko. Sandali lang ako. Okay? Yun. Ko na nga. Sabay camera. Yeah. Okay. Tapos makikita niya, babalik ka rin ko po. Sandali ah. 0.4. So, dagdag tayo. Point 6. Okay. Nakabaliktad pa rin tayo. Kasi kaya ako nagkabaliktad para liquid talaga yung papasok. Hindi ako nag-ano hanggang matapos. Tapos, yung halos konti na lang na halos na pasara ko, saka ko lang siya tinatayo. So, titingnan natin kung hindi siya nagbara sa loob. So, naiinit na. Medyo mainit. So, 4.8 ito uli. Since 1-3-4 siya, so, ang PSI na gagamitin natin dito is 7 ako eh. Okay. 7 to 10 mga ganon. Yan lagi ako. Ano na ba? Malabo mata ko. Ayan, mali. So, bumababa pa siya. Ibig sabihin, nahigo pa siya. So, pero 0.6 na siya. Ganun nyo? Oh, 0.6 na siya. Pero dito, nasa 0 PSI pa lang tayo. Ayaw mag-view eh. Sensya na kayo. O yan. So, dagdag ulit. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. Okay, bumababa. Ba, mataas ang amperahe niya. Laki ba kala compressor nito? 0.8 ang ampere ko. So, ang karga ko nasa 8. Oh, ayan, nababa. So, almost 7 and 8. Ayan. 9. Oh, nababa pa ng konti. Hindi pa siya nasisiksik. Oh, nasa 5 pa lang. Oh, bumaba din naman na 6.7. Baka nga parehas ng Samsung to, nasa 7.
So balik tayo, nagdagdag ako ng konti. O ayan, 8, bumaba man siya konti na lang, 2, 4, 6, 8. So ang pirahe ko 0.7 ampere. Oh, 0.6, 0.7. Sir, para siya ng Samsung. So, lipat tayo sa kanyang, andali, evaporator. Layo pala na ikutang ko. Ito. Hisense. Oh, Midea. Midea pala to. Ako, Hisense. Andali. Tinutula ko po para hindi na ako lalayo mamaya. Okay. So, ayan. So kanina, nung hindi ko pa siya ginagawa, nandito lang yung kanyang ano, yung build up. Andiyan, yan tubong yan. Nandiyan lang. So ngayon, medyo bumababa na. Ayan o, kanina nandito. So isa sa mga palatandaan ko pag nagbi-build up din, ito, di ba? Yan lang ang nag-yelo. Isa, eh, ngayon o, bumababa na. Tsaka wala talagang lamig kanina dito nung nag-aano ko, walang lamig to. Dito, eh ito ngayon o. So dalawang linya na siya tsaka madikit na oh. Oh, nagagapang na. So obserbahan pa natin na ilang minuto para at least maano natin. Pero ganun guys, pag magre-repair ka at nagbi-build up dito, siguro naman alam na nating lahat 'yan. Pag isang tubo lang nagbi-build up, barado 'yan. Okay, so ngayon ito obserbahan natin kung bababa pa 'yung lamig. Pero ngayon, maano na kasi kanina talaga. Hindi ko lang kasi na-videohan eh. Kanina wala talaga 'to eh. Dito lang talaga eh. 'Yan oh, hanggang dito lang. Oh, ayan oh, ngayon nakita nyo, naging dalawa na. So, antayin ko kung bumaba pa. Okay? Sandali lamang po. Pause ulit tayo. Pero, sandali. Punta muna ulit tayo sa likod. Ilan ba talaga ang binaba niya? So, 0.7. Tapos, sa PSI ko, bumaba na rin. Okay? So, nasa 6. So, magdadagdag akong konti. So, baka nga 8 to. Samsung kasi ganun eh. 6, 7, 8. So, pansin nyo, nanginginig lang kasi, okay, 2, 4, 6, 8, oh, 8 PSI tayo. Tingnan pa natin sa mga susunod. So, post na muna ulit tayo. Sabi ko sa inyo, huwag nyong gagayahin yung mga pinagbabawal na technique. Pag mga sanay ka na, pwede na yung pinagbabawal na technique. Okay, mainit. So, oh. Kasi tinanggal nga nila ano dyan eh. Oh, post tayo, balik tayo after 15 minutes. Okay. Bye-bye muna, pansamantala. Continue tayo, balik tayo sa ating ginagawang rep. Nakalipas na yung 10 minutes. So, pero bago ako magsimula, shout out daw kay Edwin Nueva, Edwin Tech. Kung taga saan ka man, sir, salamat din po sa pag-subscribe, like, and share. At saka kay Rock Jenne Channel. Pa-subscribe naman din sa kanya o tsaka pa-share na rin ng kanyang channel sa YouTube, si Rock Jenne Channel. Nagpa-shout out sila sa akin kagabi, nabasa ko lang. So, pasensya na kayo, ngayon ko lang din na ano. Ulitin po natin, Edwin Neba ng Edwin Tech at saka si Rock Geneva o Genie Channel. Okay, thank you sa inyong dalawa sa patuloy na pagsuporta din. Sana po magkatulungan na lang din tayo. Subscribe ako, subscribe ka, comment ka ano lang, nood-nood din ng video. Palitan lang, kapwa technician, palitan na lang po. So, buksan natin yung rep kung ano na nangyari sa loob. Kasi diba sabi sa'yo, titingnan natin kung nagko-continue yung lamig. Wala akong ginawa dito kundi binakyon po lang. Dahil yung customer pinagawa sa labas, ang ginamit na compressor is pang LG, pero Midea yung unit natin. So, baligtarin ko yung cam para makita natin sa loob. Okay, eto na guys. So, kung mapapansin nyo, eto yung may yelo. Yan, puna yan. Tubig. O, nadikit na yung kamay ko. Tapos, mapapansin nyo, hanggang baba na siya. Ayun, o. So, ibig sabihin, eto na siya. So, yung susunod niya, yung likod naman. So, ang advantage kung kanina nung bago ko siya gawin ang lumalamig, eto lang, itong tubong to. So ngayon, bumaba na siya, ibig sabihin nakuha lang siya sa vacuum. Kasi sabi ko nga sa inyo, bakit ko lilinisin kagad ng derecho kung kaya ko naman i-vacuum lang. O, eh, kasi napalitan nila ng compressor, siyempre siguro naman na reprocess nila to, sana nga lang. So ang maandar, so ayan, yung tubig, naglagay na rin ako. Mga technician ko, kakaiba eh. Lumalabig daw yung rep, pero hindi naglalagay ng tubig. Ako, pag nagano talaga ako nagtetest, sila hindi talaga naglalagay ng tubig eh. Mga pasaway yun eh. So, ayan po. O, so, papakita ko ulit sa likod. So, namatay.
sindihan natin. Ah. Okay. So ilang ampere natin? 8. Okay. PSI natin bumaba, ayan na, nasa sabi ko nga sa inyo kanina, 7 to 10. Ngayon 7 to 8 naglalaro ang ating PSI. Okay, ang ampere natin 0.8. Ang ginamit na compressor ng technician LG. O ayan, para po makita nyo. Ayan, LG. Bago pa o. Bago pa yung compressor. O tapos nag-recoil sila. Ginamit nga to. Condenser. O ayan. Mainit naman, nararamdaman ko. So, iwanan na natin siya. Bukas natin malalaman. Kukontinuous ko yung video bukas. O ayan. So, mapapasok ko na ibang gamit ko. Iwanan ko lang yung mga yan. O. So, iwanan ko yung rep, bukas titingnan natin kung nag-yelo nga siya na maayos. Update ko din kayo kung ano nangyari. Minsan ganun talaga ginagawa ko, yan yung pinagbabawal na technique. Totoo po yan, ngayon kung sino technician nagsasabing bawal yung ginagawa ko, totoo, sabi ko nga bawal. Kaso minsan kasi, sabihin na natin, baka naman kasi vacuum lang ang kailangan, hindi naman kailangan i-reprocess o whatsoever. So, gaya nga sabi ko sa inyo, ang hirap din kasi dito sa ibang bansa. So, papagawa nila sa labas. Pag hindi nagawa, itatakbo sa akin o sa mga dito sa service center namin. So kami yung gagawa ng paraan. Di sana sa simula pa lang, doon na nila. Eh kaso, mga ibang lahi kasi ang hirap din kausap talaga. Kahit yung mismong mga kasama naming ibang lahi, mga kaibigan nila, itatakbo pa rin nila sa amin pag hindi na talaga kaya. Okay, balik na lang tayo. Update ko kayo sa mga susunod na mangyayari dito sa ating refrigerator na ginagawa. Balik tayo guys. Bye-bye. Hi guys, balik tayo. Yung regarding to sa ni-repair natin kahapon. So, isasarado na natin siya, pero titingnan muna natin ko, okay, para at least nakita nyo rin na yung gaya na sinabi ko, yung pinagbabawal na technique. So, binacuum ko lang siya, wala akong ginalaw, pinalitan kasi na compressor ng ibang technician. So, binacuum ko lang, o, tingnan na natin sa loob. So, balik tarin ko yung camera guys, ha. Okay, o, diba? Yan lamig niya, uusok-usok pa nga hanggang baba na. Ayan, o. O, diba? Maray ko nalalamigan ako. O, tapos, oh, ayan na yung tubig natin kahapon. Oh, di ba? Yelo na siya. So, isasara ko na siya. Wala na naman ako idadagdag pa. Hindi siya nagbi-build ng ice na pag, ano tawag nun? Yung pag nagde-defrost, di ba? Dapat kung naglolo ko yung defrosting niya, magbi-build siya ng ice. Eh, hindi naman. Oh. Kita nyo naman, maganda naman yung ano niya. Oh, sa baba kasi, kaya medyo konti lang ang ice. Kumpara, kasi heater, di ba? Na under yung heater. So, hindi niya masyadong ano, pag na-under yung heater, kung ilang minuto o oras yan. O, siyempre, hindi niya mapapalag. Pero, makikita nyo naman yung hanggang likod. O, di ba? Maganda naman yung lalabigin ako. Sandali. O, yung likod. So, okay na tayo hanggang ngayon. O, buksan natin sa likod. Sasara ko na rin naman siya. So, pinakita ko. Yung ano natin, dahil zero. O, yan. Zero yan. Kasi malamig sa loob. O, yan yung kahapon pa rin. Ito yung access valve natin. Oh, ayan pare, wala naman akong ginagalaw pa yung LG. So, wala akong ginalaw maliban sa vacuum na tinatawag na pinagbabawal na technique. So, okay na i-rep natin. Ito yung sinasabi kong pinagbabawal na technique na kung tutusin, eh, kasi pinagawa naman sa labas eh. So, sinubukan ko muna. Baka kasi nga, yun lang ang problema dahil nga dito sa Angola, sa Africa, yung mga technician dito walang vacuum. Kahit nung dumating ako dito sa service center namin, walang vacuum. Ngayon lang nagkaroon ng vacuum nung dumating ako. Tapos inano, naggawa ako ng vacuum tapos humingi pa ako ng isa. Pero talaga before walang vacuum. Oh, ngayon, okay na unit natin, nakuha siya sa isang oras na vacuum, it means pwede. 'Di ba? Kasi bago palit nga, iniisip ko na lang nalinis yung system. So, sigurado naman. Oh. So, ano pa? So, muli itong technique na to ay ito yung mga pinagbabawal na technique. So, siner lang natin. Para at least magkaroon lang kayo na ano. Ito sa tulad ko, kahit pa panong may idea lang, alam ko na yung mga gagawin ko. Hindi na ako kailangan magpaligoy-ligoy pa. So, magkano lang naman ang gas pag kinargahan mo to, binakyo mo, magkano yung gas na masasayang mo kung sakaling sumablay. Siguro yung tinatawag na 100 grams, di ba? O kaysa nung naglinis ka, tapos ganun, eh, kung subukan mo muna, wala mo wawala. 100 grams, para sa akin. Pinagbabawal na technique, alam ko sa mga kapwa ko technician, huwag na tayo magano, mga engineer dyan o may mga sanay. Ako, based lang din sa mga nagawa ko na before, na experience ko na before. Okay, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at sa mga darating ko pang mga vlog. Thank you guys!